Trihim na mayaman. Kabanata 812. Napakunot ang noo ni Pei Wumang nang marinig niya ito. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang tatawagan ng third master ng pamilyang Pei. Maaaring si Young Master Zhao at Young Master Alexander ay gumawa ng hakbang at inalerto ang taong ito. Ganito talaga. May relasyon ako kina Alexander Yang at Zhao Chengchen. Seryosong sagot ni Pei Wumang. Mabuti. Tumango si Pei Dignity na may kasiyahan at sinabing, I see. Nameless. Bigyan mo ako ng regalo ni Alexander Yang. Mangyaring patawarin si Pei Yuanfeng sa kanyang kabastusan. Tulungan akong ayusin ang isang pulong sa kanya at tanungin siya kapag siya ay libre. Magdarouse ako ng piging sa Pei family para salubungin siya. Bigyan mo ng regalo si Alexander Yang. Nagulat si Pei Wumang sa saloobin ni Third Master Pei. Patawarin ang kawalang ingat ni Pei Yuanfeng. Hindi kaya sinalakay ni Young Master Alexander at tinuruan ng leksyon si Pei Yuanfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, hinangaan ni Pei Wumang si Alexander Yang sa kanyang puso. Tila kahit ang third master ng Pei family ay natulala kay Alexander Yang dahil sa nagawang pilitin ang third master ng Pei family na hilingin sa isang tao na bigyan siya ng regalo. Nameless, ito ba talaga ang magpapahirap sa iyo? O si Alexander Yang ba ang hindi tumatanggap ng regalo? Nag-aalalang tanong ni Pei Dao. Sinabi ni Pei Wumang, ikatlong guro, hindi ito mahirap. Ipapasa ko ang iyong mga salita kay Alexander Yang. Aayusin ko ang mga regalo para sa iyo. Yes, not bad. I will leave this matter to you. Ayusin mo ang usapin na ito at bibigyan kita ng malaking credit. Tumango si Pei Dayanliang na may kasiyahan. Muli niyang pinandilatan si Pei Yuanfeng. Matuto pa mula sa iyong pinsan na si Nameless. Ang Nameless ay hindi kasing halaga mo. Wala siyang suporta ng iyong pamilya. Gayunpaman, gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa labas at nakipagkaibigan kay Pei Yuanfeng. Namula ang mukha ni Pei Yuanfeng. Labis siyang naagrabyado nang ma-demote siya sa harap ni Pei Wumang. Walang pangalan, malaking pagkakamali ang nagawa ni Pei Yuanfeng sa pagkakataong ito. Ikukulong ko siya ng isang buwan. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng negosyo ni Yuanfeng sa Jizhao para pamahalaan. Huwag mo akong pababayaan. Seryosong sabi ni Pei Dao. Nang marinig ito, natuwa si Pei Wumang. Alam niya na ang third master ng pamilya Pei ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Third master ng pamilya Pei, hindi kita pababayaan. Magalang na sabi ni Pei Wumang. Sa sandaling ito, lubos na nagpapasalamat si Pei Wumang kay Alexander Yang. Nabigla rin siya sa impluwensya ni Alexander Yang. Talagang nagawa niyang impluwensyahan ang desisyon ng taong kinauukulan, ang third master Pei, at mawala si Pei Yuanfeng sa kanyang posisyon. Ito ang tunay na big shot. Binago ng bawat kilos at pagkilos ang kapalaran ng maraming tao, at pinahintulutan ang mga tao sa kanilang paligid na umangat at umangat. Ang kalahati pa ng negosyo ni Yuanfeng sa Jizhao, Xingfeng, ipaubaya ko ito sa iyo. Dahanda ang sabi ni Pei Dao habang nakatingin sa isa pang gwapong binata. Xingfeng, may iiwan ako sa iyo. Pumunta ka at hanapin ang panganay na Young Master ng pamilya Yang, Yang Zuan. Mas maganda kung imbitahan mo siya sa Pei family bilang bisita. Pagkatapos, tanungin siya tungkol sa kasal na napag-usapan nila ni Pei Yuanfeng. Hingin mo sa kanya na bigyan ako ng paliwanag. Oo. Magalang na tumango si Pei Qingfeng. Sige, magsisimula na ang pagpupulong ng anim na pamilya. Ipauubaya ko na sa inyong dalawa ang usapin ng pakikipag-ayos sa mga kinatawan ng iba pang limang pamilya. Kung mayroon mang sitwasyon, ay report sa akin. Dahanda ang sinabi ni Pei Dao, maghiwa-hiwalay. Oo. Pagkatapos, dahanda ang umalis sa bulwagan ang isang grupo ng mga direktang inapo ng pamilya Pei. Ang bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha.
Tanging ang mukha ni Pei Yuanfeng ang Map Atla. Alam niyang nawalan siya ng kapangyarihan ng eldest young master ng Pei family dahil minamaliit niya ang lakas ni Alexander Yang. Tuldok, kinabukasan, umalis si Alexander Yang sa hotel ng madaling araw. Sina Zhou Chengchen at Pei Wumang ay nagmaneho papunta sa pinto para sunduin siya. May pag-uusapan daw sila. Pagkatapos turuan ng leksyon si Pei Yuanfeng kagabi, uminom sina Alexander Yang at si Kung Fu ng ilang tasa ng tsaa at nagpahinga. May naisip na si Kung Fu. Inayos niya ang mga elite ng Asher Dragon Guards na imbestigahan ang background ni Yang Zuan sa Jizhao. Ang kanyang ideya ay agad na alisin si Yang Zuan kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Pumayag si Alexander Yang sa ideya ni Si Kung Fu. Gusto ni Si Kung Fu na maging taliba para malaman ang background ni Yang Zuan. Bakit hindi? Umupo si Alexander Yang sa likurang upuan ng kotse. Agad namang pinaandar ni Pei Wumang, na nasa driver's seat, ang sasakyan at pinaandar ito sa kalsada. Si Zhou Chengchen ay naglabas ng dalawang baso ng mamahaling red wine mula sa refrigerator sa loob ng kotse at sinabi na may masayang ekspresyon, "Young Master Alexander, ang galing mo talaga. Hindi ko pa naaayos ang lahat dito, at inalis mo na ang upuan ni Pei Yuanfeng, sa pamilya Pei." Pei Yuanfeng, itong Yang Zuan na ito, ay nawala ng kapangyarihan, at si Pei Wumang ang namumuno. Magandang balita ito, mag-toast tayo. Kinuha ni Alexander Yang ang tasa ng alak at humigop. Hindi naman sa magaling ako dito. Masyadong tanga si Pei Yuanfeng. Nagpunta siya sa pintuan namin para maghanap ng gulo. Napangiti ng mahina si Alexander Yang. Sa totoo lang, hindi inaasahan ni Alexander Yang na ganoon ka-arrogant si Pei Wumang. Ni hindi niya ito napag-usapan kay Yang Zuan at dinala niya ang kanyang mga tauhan sa kanyang pintuan ng mag-isa. Ngayong nawala na ang buong mukha niya, anong karapatan niyang magsalita sa pamilya Pei? Haha, mahinhin si Young Master Alexander. Kahit na personal na dumating si Pei Yuanfeng sa pintuan natin, kailangan pa rin nating magkaroon ng lakas para kainin siya. Nakangiting sinabi ni Zhou Chengchen, "Ayon sa alam ko, si Pei Yuanfeng ay maaaring magpakilos ng maraming eksperto sa Jizhao. Ang Young Master Alexander ay kayang harapin siya, at doon mismo naroon ang kanyang lakas." Uminom si Alexander Yang ng isang subo ng red wine at sinabing, "Let's get down to business. Ano ang sitwasyon sa loob ng Pei family ngayon?" Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhou Chengchen. Sabi niya, "Hayaan mong magsalita si Pei Wumang." Dumalo siya sa pulong na ginanap ng dakilang elder ng pamilya Pei, si Third Master Pei kagabi. "Higit pa rito, may sasabihin si Pei Wumang sa iyo, Young Master Alexander." Bahagyang tumango si Alexander Yang at sinabing, "Pei Wumang, sige." Matapos makuha ang pagsang-ayon ni Alexander Yang, si Pei Wumang ay naglakas loob na magsalita. Seryosong sabi niya, "Young Master Alexander, wala nang lugar para kay Pei Yuanfeng sa Pei family ngayon. Nag-ground siya ni Third Master Pei sa loob ng isang buwan. Lahat ng asset niya sa Jizhao City ay nahahati sa dalawa. Kokontrolan ko ang kalahati sa kanila, at ang kalahati ay kokontrolan ni Pei Qingfeng." Si Pei Qingfeng ay palaging isang pangkaraniwan na tao sa henerasyong ito ng pamilyang Pei. Siya ay may mahinang personalidad pa nga. Hindi ko alam kung bakit siya pinayagan ng Third Master ng pamilyang Pei na pumalit. Ang tanging maliwanag na punto ni Pei Qingfeng ay marahil ang kanyang kapatid ay si Pei Qingyi, ang punong disipulo ng Yang. Siya o palas na hindi pa umuwi mula nang iwan niya ang pamilya Pei sa loob ng 7 o 8 taon ngunit gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa underworld. Sinabi ni Alexander Yang, ang mga aksyon ni Pei daw ay may mas malalim na kahulugan. Gusto niyang gamitin ito para pangunahan si Pei Qingyi pabalik sa Jizhao. "Sa tingin ko din, mabagal na," sabi ni Pei Wumang, "bukod dito, Young Master Alexander, hiniling din sa akin ng Third Master ng pamilyang Pei na bigyan ka ng regalo.
Gusto niyang ipasako ang mensahe para hilingin sa iyo na patawarin ang pagkakamali ni Pei Yuanfeng at huwag intindihin ang pamilya Pei dahil kay Pei Yuanfeng. Inimbitahan ka rin ng third master ng pamilyang Pei sa pamilya Pei bilang panauhin. Ang reg along ibinigay sa iyo ng third master ng pamilya Pei ay nasa trunk ng kotse. Ito ay ang kanyang koleksyon ng mga top grade na purple na sandal pots at tea set. Bahagyang tumango si Alexander Yang at sinabing, ang Pei daw na ito ay naglagay ng maraming pagsisikap. Alam niya na ako ay lubhang kawili-wili. Tatanggapin ko ang regalo. Sabihin mo sa kanya na bibisitahin ko ang Pei family kapag may oras ako. Ang regalo ay hindi tungkol sa kung ito ay mahal o hindi, ngunit kung ito ay mabuti para sa gana ng isang tao. Lalo na sa kanilang antas, ang pera ay hindi na isang konsepto. Gustong-gusto ni Young Master Alexander ng Imperial City na panatilihin ito. Hindi ito lihim sa bilog ng mga sikat na tao sa Imperial City. Sandaling natahimik silang tatlo. Biglang ibinuka ni Zhou Chengchen ang kanyang bibig at sinabing tama. Young Master Alexander, may isa pa akong dapat pag-usapan sa iyo ngayon. Nagkaroon ng piging ng pamilya sa Jizhou ngayon. Bukod sa pamilya Pei at pamilya Yang, ang apat na iba pang dakilang nakatago lahat ng pamilya ay pumunta sa Jizhou para dumalo. Gusto mo bang ipakita ang iyong mukha? Abangan! Ang susunod na kabanata!